Isipin na lang po natin kung gaano natin kabilis maabot ang target na yan. Kung mas mangingibabaw ang balansadong balita tungkol sa Pilipinas kaysa uunahin ang negativismo. Naalala rin po ninyo siguro kung paano hinakot ang mga report ukol sa karnating ang mga headline ng nakaraang taon. Nito pong isang linggo, na-convict si Raymond Dominguez na pinuno ng karnating syndicate. Na-desisyonan ang kaso sa loob ng 1 taon at 4 buwan. Ang atol, 17 hanggang 30 taon na pagkakakulong. Ayon din po sa estadistika ng ating kapusan, bumaba ng 59.4% ang insidente ng karnating sa taong 2011. Punto ko lang po dito. Nung sila at may nakaknap, kasama itong Dominguez, talaga naman po pagkahaba-habang nasa headline. Noong nagtagumpay ang katarungan, no, sinakdal at nasintensyal sa loob lamang isang taon, ang average po natin kasi 6 years. Eh. Medyo naipasok naman sa fraud case, sa ilalim. Ang malaking bagay na po yun, dahil yung iba po, hindi na nabanggit, yung iba nasa gitna. Pero kung may pangit, balansado natin, nagtagumpay ang katarungan. Hindi naman siguro kasalanan siguro yun. May nagsabi po bang ang galing ng mga polis natin, ang galing ng mga prosecutor natin, nagpapasalamat nga po at habit-bit na ang mga pahayagan ang kaso ni Dominguez. Yung nga lang, kritikulo, yung krimen niya nung nakaraang taon, inilathala above the fold. Itong conviction niya below the fold. Buti naman within the paper pa. Ng katotohanan. Ang pagtupad sa tungkuling natutuhan na po nating hilingin sa gobyerno ay isa rin sanang pagtupad sa tungkuling pwede nating asahan mula sa lahat. Katapatan sa katotohanan, pantay na pagsusuri, at pagtutok sa kung ano ang makakabuti sa taong bayan. Hindi ko naman po inihiling na mag-imbento kayo ng kwento kutsero upang pabaguhin ang gobyerno. Pero kung ibabalansin po natin at iisipin na ang bawat salita ay nakaka-apekto sa buhay ng kapwa natin Pilipino, tsak po na mas madali natin maabot ang kolektibo nating mitiin para sa bayan. Naniniwala po kung iisang bagong sinasakay ng bawat Pilipino. At lahat ng Pilipino ay may tungkuling makisagwan upang maabot natin ang ating mga pangarap. Di po ba't umbuo ang suporta ng bawat Pilipino sa panatag sul ay panatag din nating maipitin mo ng ating bansa sa harap ng anumang daluyong na maaari pang dumating. Diretsahan po ako nagsasalita o pitipo ito dahil umaasa rin ako sa diretsahan pakikiisa ninyo upang matugunan ang isyo ito. Nakita na po natin ang mabuting may dudulog ng pakikipagtuluhan. Hindi po ba napakaganda ng pag-ahandang nangyayari ng luwabas ang mga babala ukol sa tsunami. Dahil katuhang ng gobyerno ang media sa pagpapalam sa madla nang dapat gawin upang makiiwas sa pinsala. Hindi po ba napakabuti na naidunod ng pag-angat ng moral ng taong bayan dahil sa mga PCIJ report ukol sa tapat at malinis na mga proyekto ng DPWH o ng mga ulat tungkol sa pag-angat na ekonomiya ng ating bansa? Kung magpupunla po tayo ng pagdududa, paghihirap ang dulo nito. Ngunit kung pag-asa ang ating itatanim, kasaganahan naman ang ating aniin. Sa inyong pagpuporsige na maabot ang pinamataas na antas ng pagpuporsige ng profesionalismo, integridad at kredibilidad, kalarangan ng pamamahayag, naniniwala akong mayangat ang puring at antas ng ating demokrasya. Kung sa gitna na nagtutunggaling boses at opinyon, may mahubog tayo sa Pilipinas na may mas matibay na lipunan, mas nagkakaisang tinig at mas positibong sambayanan. Hindi ko po. Palagay ko sana pag-isipan po natin ang ating mga nabitawang salita ngayon. Palagay ko hindi krimen, balansin natin ang naisip. Kaya sasabi natin sa taong mayroon. Magandang po, maraming salamat.